Good morning mga B! Blessed day! Ha? Anong mga ginagawa inyo? Tulad ko rin pa kayo na hanggang ngayon na nakahiga pa. O ba? Good morning mga B! Blessed day! Ha? Anong mga ginagawa inyo? Tulad ko rin pa kayo na hanggang ngayon na nakahiga pa. Ayan. Binalahan na nga lang ako ng pagkain dito ng anak ko kasi tanghali na daw, di pa ako bumababa. Sarap daw pakiramdam kapag malalaki na anak natin. Pag may time talaga na sila, luluto ang kanila para ups, dinala nila ako dito. Sarap pakiramdam pag ganun. Anyway, mas masarap ang pakiramdam niya no, ng tatlong yan mga bro. Oh my ang God! God! Wow! Ayan. Ayan, nakabaligtad na ako kasi ang headboard namin doon sa paanan ko, bumaliktad na ako para makita ko yung liwanag sa labas. Kasi pagbukas bintana, makikita ko yung liwanag sa labas. Tapos yung hangin na galing sa labas, sapul sa mukha ko. Kaya kita nyo sa mata ko, antok na antok pa ako. Yung katawan ko gusto na bumaba, gusto nang kumilos-kilos doon. Pero yung mata ko parang antok na antok pa ako. Kasi tumatama sa mukha ko yung lakas ng hangin sa galing sa labas. Di ba medyo makulimlim kasi, kaya tapos mahangin, ang sarap. Ang sarap yung enjoy ng buhay. Ayan. Nata ko sa inyo yung ano pa. Nang baligtad na ako. Ayan. Diyan yung headboard namin. Ayan o, may para, may paribon pa akong wow! Dyan. Diba? Patay na yung hair ko namin. Then, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Medyo makulimlim kasi, diba? Kaya masarap pag muni-muni. Tapos binuksan ko lang yung electric pan kasi hindi na nga ako naka-aircon. Bukas yung bintana namin. Ayan, tinaas ko rin yung blinds, tsaka yung blinds namin para kahit pa paano eh may hangin talagang pumasok dito. Ang lakas ng hangin eh, di ba? Kaso, makikita nyo lang yung bubong-bubong. Pero importante sa akin yung hangin na pumapasok. Dumadampi sa mukha ako, ang sarap. Nag-enjoy-enjoy lang ako dito. Dahil naman ganong gagawin eh. Ayan, ganun lang. Makita nyo yan. Yan yung 2 PM. Kasi, pag may naglalaba, diba, sa amin, binabalikan niya yan, tapos tutupin niya. Kinuha ko na yan sa sampayan, binaksak ko nilang dyan. Hindi ako pwede magbota mabigat, binaksak ko nilang dyan isa-isa. Sabi na anak ko na doon nakakalat. Hindi, tutupin yan. Nagputo yung anak ko dito, naglalaba kayo na doon nakakalat dyan. Kinuha ko sa sampayan at para matupiin. Ayan. Diyan lang siya. Ayan, dito lang ako, nagumuni-muni. Room kasi namin ito mag-asawa eh. Ang kasama ko lang lagi dito eh. Pag pumapasok na sila. Yan, tatlo na yan, no? Yan ang kasama ko. Tahimik na tahimik. Tutulog talaga sila. Ayan, yan, yan lang. Yan. Sige po, sarap ng buhay. Ayan, bukas naman ang ilaw pero makulimlim nga sa labas kaya medyo madilim pa rin din sa room. Ayan. Ayan, dito lang ako. Ayan, nakikristyan song ako pag ako ay nagmumuni-muni dito. Minsan naman, nakikinig ako ng MOR. Minsan naman, kikinig ako ng kay Tulfo. Para educational din kasi kay Tulfo nalalaman natin yung marami tayong nalalaman ng mga batas-batas. Ayan. Ayan, mumuni-muni lang ako dito. Ang sarap ng pakiramdam dito mga B, kasi nga ano, yung hangin diyan na galing diyan no, diyan sa may ayan no, sa labas, diyan sa bintana, diyan sa kabit, diyan no. Ayan. Ano, tawag dito, yung mga yung hangin na galing diyan kasi ano, makita niyo may bamboo blinds, binaba ko kalahati kasi baka biglang bumuhos ang ulan, mababasa. Pagka ang hangin, di ba, may dalang ulan, tas malakas sa hangin, mababasa. Pero kapag ang ulan ay basta ulan lang, walang ganong malakas sa hangin, hindi na mabasa sa loob. Pero may ginang sigurado ako, kaya naihap ko na yung bamboo blinds. Tas din sa bintana namin, tinaas ko talaga, bababa ko nilang pag talagang uulan. Tas tinaas ko na rin yung vinyl blinds. Ayan yung bintana namin din sa kwarto ng aking asawa. Ayan. Dito lang kami, nabumuni-muni. Pero malaki naman tong bed namin ng asawa ko. Kaya pwede kami ditong mag-party-party every night. Maglaro every night.
Ayan. Dito lang, enjoy lang ang buhay natin. Sabi nga ni Pastor, isa sa pastor na aking pinapakinggan eh, si Pastor Lapis, si Pastor Chris, si na Pastor Pagunsan, marami tayong dapat i-adapt sa mga sinasabi nila o i-apply sa ating buhay. Tulad nung Pastor Lapis, ang sabi ni Pastor Lapis, hindi na naman sinasabi huwag tayong magtrabaho. Normal, magtatrabaho tayo, kailangan natin kumain eh. Pero syempre, hindi rin pwedeng dahil lang sa trabaho, magugupo tayo, di ba? Yung busin natin ng oras natin sa trabaho, wala na tayong magpahinga. Ano mo naman na maraming pera ka nga, kung stress ka naman, hindi mo naman nai-enjoy ang buhay mo. Eh, minsan lang tayo daraan dito sa mundong ito, mga B. Isang beses lang tayo daan dito, hindi tayo pwedeng bumalik. Dahil once nabaan na tayo dito, wala na. Pagdaan natin ito, alam na natin mo saan tayo pupunta. Hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya siguraduhin mo sa pagdaan mo sa mundong ito, naging masaya ka. At may maiiwan kang magandang alaala sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Kaya dalayin mo masaya ang buhay mo, di ba? Hindi ka man ganun karami ang pera mo, make it sure naging masaya ka, di ba? Anin mo nga, inuulit ko, anin mo nga, yung marami kang pera kung hindi mo naman na-enjoy, kung stress ka naman every minute ng buhay mo, di ba? Kung, di ba? Kung hindi mo ma-enjoy lahat ang meron ka dito sa mundong ito, talo ka pa nung tama lang ang pera, pero super sale sa pamilya, super sale sa araw-araw, di ba? Sabi nga ni Pastor Lapis, count your blessing, hindi yung kinakount mo yung mga problema, di ba? Yung iba kasi ang gusto nila, kinakount nila palagi pera, di ba? Yung iba na ano, dinijus na nila yung pera nila, kaya minsan din nila naiisip, nakakagawa na sila ng hindi maganda ng dahil sa pera. Aminin natin sa ating sarili, may mga taong ganun, di ba? Nang dahil sa material na bagay, nakapag-desisyon ng mali. Na mas pinipili pa nila naging, maging complicated, which is bad kasi mayroong mabuhay ng ganun, di ba? Kasi lahat ang ating ginagawa dito sa mundong ito, may karampatan yan eh. Para tayong mananakbo eh. Tumatakbo tayo ngayon sa mundong ito, pero alam natin na may finish line, di ba? Doon sa finish line, doon natin makukuha yung reward natin kung yung ginagawa natin sa ngayon. Di ba? Kaya masarap mabuhay ng tama lang, tahimik lang. Di ba? Mas importante, wala na tayong mga iniindang sakit, masaya na tayo. Masaya na tayo. Lahat naman ng tao nagkakasakit, lahat ng tao nagkakaroon ng pagsubok, ang importante, nandiyan ang Diyos para tayo pagalingin, nandiyan ang Diyos para tayo ay itayo kung tayo nadapa, di ba? Ayan. Ang loko sa mga dito mga B, nararamdaman ko sa mukha ko kaya pa ako inaantok na naman. Gusto na ng katawang kong bumangon. Hindi naman ako makabangon kasi yung hangin nga galing sa labas. Ang sarap. Ayan. Nakita niyo may nakasabit na red dun sa labas namin. Ayan. Mas may red pa rin dyan. Ayan mo ko. Gusto ko lagi may red eh. Pati nga yung doorknob ng aming ano, dun sa palabas. Yung maliit na terrace din sa taas. Ayan. Meron nga dyan, ano yun, yan o. Ginagawa ko sa mpayan yan eh. Yan, malita terrace namin na yan. Sa labas. Dini sa taas. Ayan. Diba? Medyo makulimlim. Ano ba yung paa ko, luya? Ayan, tinatakpan ko itong aming kama. Yan yung headboard namin eh. Nakabaligtad nga ako ng higa kasi nga. Hindi ko makikita yung mga bubong. At saka yung hangin sa labas. Hindi tatama sa mukha ko kung hindi ako nakabaligtad. Tinakpan ko lang ng kumot itong aming higaan ng asawa ko ito. Kasi una na niya ito, una namin ito. So additional una namin ito. Ayan, kasi ako tatlo unan ko pag natutulog eh. Tapos dalawa ang kumot ko. Kaya hindi ako pwede sa malita kaba yata. O, ano kami, dami kong unan kasi pag natutulog ako. Ayan. Kasi masarap magpahinga. Magmuni-muni dito. After nitong video na ito, makikinig uli ako ng mga gusto kong pakinggan. Tatlo lang naman yan eh, Christian song. Minsan nga kay Tulpo o kaya Dear M.O.R. Lagi natin tatandaan, kung kayo may mga pagsubok mga bidyan sa buhay nyo, isipin nyo lang, malalampasan nyo yan. Hindi yan ibibigay ni Lord ang hindi nyo kaya. Lagi nyo tatandaan para lumakas ang
lumakas ang ano nyo, sarili nyo, isipan nyo, lumakas ang buong pagkatao nyo, lagi tayong mag-free-free. Hihingi tayo lagi ng tulong kay Lord kasi yun lang naman talaga yung mga katulong sa atin, eh, di ba? Para lalo lumakas kayo, isipin nyo na hindi lang ikaw ang may problema sa mundong ito. At baka nga maswerte pa nga ikaw kasi baka yung mas malala pa yung problema ng iba kumpara sa'yo. Kaya huwag kang manlulumo, ha? Sinalatam ng tao na pagdadaanan yan. Nasa pagdadala lang, di ba? Basta ang masasabi ko lang, maging madasalin lang tayo mga bi, dahil sa buhay natin, yun ang ating sandata sa bawat oras, sa sandali ng buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang ating panlaban talaga ay free, free, free. Basta alam mong tama ang ginagawa mo. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Masasamba, marihinig yun ang Panginoon kung anong mga dinadalangin mo. Basta tama lang, hindi tayo malinis ng landas. Ayun mga B. Tapos para ma-stress free din kayo, magkaroon kayo ng motivation sa inyong buhay. Kasi magkaroon ka ng, di ba, si Papa God nga may 10 utos, di ba? Minsan nga, hindi pa natin matupad. Dahil syempre, di ba, tao lang tayo. So dapat meron din tayong 7 rules of life. Like ako, i-share ko sa inyo, meron sa number 1 sa akin yung let it go, number 2, be yourself, number 3, give it time, and number 4, don't compare, alam, sinong relate, and number 5, stop thinking too much, number 6, it's on you, then yung number 7, ang pinaka gusto ko, yung smile, yung let it go. Never run a good day by thinking about a sad yesterday. O, diba tama? Then yung number 2 ko, yung be yourself. What others think of you is not of your business. Bayaan nyo lang sila. Basta be yourself. Hindi mo kailangan magbago ng ugali para sa kanila. As soon as alam mo naman nasa tama ka, basta wag lang ikaw lang ang pagmulan ng away. At sa mga taong toxic, syempre, lumayo ka nilang para iwas away, diba? Tapos, give it time. Yan. Yan ang pinaka-importante. Kasi, kung meron kayong mga nakaalitan or what, o nakapag-sorry ka, pero hindi pa rin sila nakamove on, ikaw naman nakamove on ka na, give it time. Kasi, diba, time heals everything kasi, diba? Ayan. Then, don't compare. You have no idea what their journey is all about. Diba? Stop thinking too much. The answers come to you when you least expect it. Diba? Number 6, yun nga, yung it's all you. No one is in charge of your happiness except you. Then yung paborito ko, yung smile. Diba? Kasi di mo pwedeng di ka mag-smile araw-araw dahil kailangan mo yan. You don't own all the problems in the world. Hindi naman nasa iyo lahat ng problema sa mundong ito, kaya walang dahilan para hindi ka maging masaya. Smile ka lang. Sabi nga ay, be happy. Every day, dalahin mo masaya ang buhay mo. Yan ang palagi ko talaga nilalagay sa isip ko. Kaya kahit ang edad 51 na, sabi ng iba, I'm looking 30 plus pa rin daw. sa totoo man o hindi iyon, basta I'm feeling young. Kahit ako ay 51 na, this coming my birthday. Malapit ay birthday month ko. Okay mga B, yun lang po. Nag-share lang po ako sa inyo ng mga bagay-bagay. I hope na gusto nyo. Okay, bye for now mga B, and God bless you all.